Good morning, and mega love shoutout po sa lahat ng ating manonood sa Ang Sulok ng Mundo at lalong-lalo na po sa Nihai's Worldwide Team Fighters, sa lahat po ng aking members, mga sponsors, at sa lahat-lahat po ng mga supporters. Ayan. So ngayong araw po is magbibigay tayo ng reaction tungkol dito sa issue na bawian ng pera na binayad doon sa ticket para doon sa short video exposure or promotion movie ni Clarissa Martino, di ba? So, bakit kasi nagkaroon ng bawian ng binayad sa ticket? Ayan. Nung una kasing humingi ng nung unang nag-live si Tita Merly at sinabi ito about sa bilihan ng ticket or sa bintahan ng ticket, okay naman yung mga tao na bumili ng ticket, di ba? Until such time na nakapag-live si Tita Merly, si Direk Ryan Manuel Fabis, at doon inabanggit niya dahil nagkaroon na nga ng problema about sa ticket, naghanapan na ng ticket. So nakapagsalita si Direk Ryan Manuel Fabis na wala naman talagang ticket dahil bawal po magbenta ng ticket. At hindi po ito inaallow dahil ito po ay isang promotion movie or short movie lamang po ito. Kumbaga para lamang ito ma-promote or ma-expose yung gusto mong sumikat na artista, which is yun po yung si Clarissa Martino. So dahil po doon sa binitawang salita ni Direk Ryan, actually ang sabi ni Direk Ryan, bawal po ang magbenta ng ticket, but then depende po sa producer kung anong way ang gusto niyang gawin para mabawi yung ginastos, kasi siyempre meron naman talagang expenses like doon sa binayad sa mga artista, binayad sa director, binayad sa buong staff, sa mga crew, di ba? So meron talagang ginastos na pera, at sabi ni Direk, depende na lang yun sa producer kung anong way ang gusto niyang gawin para mabawi yung pera. So, dito, yung mga bumili ng ticket, naka-focus doon sa sinabi ni Direk Ryan na bawal magbenta ng ticket. Parang na disregard na yung sinabi ni Direk Ryan na depende na lang doon sa producer kung paano niya mabawi ang ginastos niya. So dito nagkaroon ng komplikasyon kasi pinangahawakan kasi ng mga bumili ng ticket na bawal magbenta ng ticket. So dito nagkaroon ng kaguluhan. So para sa akin kasi may mali ang approach ni Tita Merly doon sa mga tao. Diba? Dapat kasi since alam naman talaga ni Tita Merly na wala naman talagang ticket na ibebenta, so dapat ang approach si Tita Merly at that time, sinabi niya na pwede bang humingi ng solicitation, pwede bang mag-solicit sa inyo para doon sa short movie ni Clark, parang tulong nyo na rin po yun kay Clark. Ayan, pwede bang mag-solicit na ang kapalit is a link. Ayan, kung sino po yung makapagbigay ng solicitation or ng tulong is ang kapalit po is yung link para mapanood po nyo yung short movie ni Clark, di ba? Parang ano kasi yung solicitation, parang sponsorship na rin po yan. So dapat kasi nung time na yon, since alam naman ni Tita Merly na wala naman talagang ticket, yun sana yung approach niya doon sa mga tao para at least hindi mag-stick sa mind ng mga tao na bumili ng ticket na merong ticket. Kasi come to think of it naman, example, nasa Canada ka. Kung totoong may ticket, papadalhan ka man po ni Tita Merly ng ticket sa Canada, saan mo gagamitin yung ticket na yon? Papaano mo magagamit, saan sinihan mo ibibigay yung ticket na yon? Since hindi naman po talaga yon pelikula na talagang pinapakita or sinashowing doon sa mga sinihan, lalong-lalo na sa mga foreign country, di ba? So automatic na po yun na wala talagang ticket at imposibleng magkakaroon ng ticket kung ikaw po ay bumili sa ibang bansa unless yung pamilya mo dito sa Pilipinas ang gagamit, di ba? So sana nung time na yun, talagang nag-ano na talaga, kumbaga nag-prank ka na si Tita Merly na wala talagang ticket. Although na sinabi naman niya na link, di ba? Pero every time kasi na magla-live siya, merong ticket na sinasabi. So ang ibang tao nag-i-expect talaga na merong ticket. Lalong-lalo na every time na magla-live po siya is merong mga private individuals na nanonood na bumibili din ng ticket na pinapadala through GCash ni Tita Merly. So ngayon ang patakaran kasi ni Tita Merly is ilalapag yung link doon sa mga GC at doon sa mga chapters.
papaano po, papaano naman po yung mga taong bumili ng ticket na wala pong GC at hindi po nakasama sa kahit saang chapter, di ba? So, ang sabi ka Tita Merly, bawal ilabas yung link. So, di ba? Kasi may ticket na worthy. So, yung iba naman is parang hindi na nag-focus yan kung ano ba yan, basta may ticket, bibili akong ticket. Kasi parang ano na sa atin eh, parang nasanay na tayo na pag may pelikula, bibili tayong ticket. Yung ticket, ibibigay mo sa ticket bot ng mga sinihan, di ba? So, yan po, no? Nagkaroon ng komplikasyon kasi from the start sana kung ang approach ni Tita Merly sa mga tao, lalong-lalo na sa mga OFW at sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, sana yung approach niya is pwede po bang humingi ng tulong, pwede po bang mag-solicit, tulong nyo na lang po para yan kay Clark, para sa kanyang promotion, para sa kanyang exposure, di ba? Ang kapalit po niyan is yung link ang ibibigay ko sa inyo, yun sana. So, meron pong mali, di ba? So, ngayon, yung mga nagbibili ng ticket ngayon, binabawi yung pera nila. So, meron po silang proof na nagbayad sila ng ticket. Tapos, meron din silang proof na nagsasabi o nagsasalita si Tita Merly sa live niya na bibentahan ng ticket. And then, meron din po silang proof na nagsabi si Direk Ryan na bawal magbenta ng ticket. So, dito tayo nagkakaroon ng problema, di ba? So, ayan po. And, ano po ito eh? Tapos, nagkaroon pa ng premiere night. Nagbenta ulit ng another ticket worth 500, which is wala naman po talagang ticket. Diba? I don't know kung anong passes ang ginawa nila na yung iba naman daw ay pumasok doon sa sinihan na wala namang binigay na ticket, diba? So, ang all in all guys, kung isipin niyo is ano ito, solicitation talaga. Kumbaga voluntary na tulong para kay Clark or para doon sa movie ni Clark. So, ang lumalabas dito na si Tita Merly ang producer pero ang gumastos is yung mga tao na nagbigay po ng pera. At saka wala din pong liquidation, 'di ba? Wala din pong liquidation kung magkano yung naipon na pera, magkano yung nagastos, 'di ba? Kasi si Tak po is under si Clark po is under sa Team Abot Kamay at ang Team Abot Kamay isa po yung foundation, 'di ba? So, ayan guys, no? Actually, wala naman sanang problema eh. Wala naman sanang problema kung walang nagrereklamo. So, dahil po nagkaroon ng problema ang Team Abot Kamay, so lumabas na itong mga issue na to, may bawian ng pera. So, dito tayo nagka-problema kasi may proof na nagbayad, may proof na nagsabi si Tita Merly na may ticket, may proof na nagsabi si Direk Ryan na bawal magbenta ng ticket. Diba? Pero sabi nga ni Direk Ryan, depende sa producer kung anong way ang gusto niyang gawin para mabawi niya yung expenses niya. So, dito lang nagkaroon ng problema kasi mali yung approach ni Tita Merly. So, ayan po. Ngayon, kung anong mangyari doon sa bawian ng ticket, eh wala na tayong magagawa doon, depende na lang yon, may mga legal action yung mga taong pwedeng gumawa niyan, pero ito is for clarification lang, di ba? Na sana wala naman taong perpekto, di ba? Sana next time, di ba, lahat naman tayo nagkakamali and lahat ng kamalian natin sa buhay is magiging lesson learned po yon para sa susunod nating mga gagawin pa is magiging aware po tayo sa kung ano yung mga decision making na gagawin natin sa buhay natin para, 'di ba, walang sisihan na mangyayari sa huli. So, ayan po, no? Kasi kulang tayo sa ano eh, kulang sa communication, information dissemination. Kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan ng ganito. Yung iba naman talaga kung bukal sa loob nilang tumulong is hindi na yan magko-question. Tulong ko na yan. Yan yung mga pagmamahal galing sa puso. Voluntary, di ba? Pero may mga tao talaga na hindi mo maiwasan. Iba-iba naman tayo ng mentality. Iba-iba tayo ng perception sa buhay. So, may mga tao talaga na, ay, hindi worth it yung binayad ko. Kailangan bawiin ko yon kasi wala naman palang ticket. Kasi nag-stick sa mind nila na ticket yung binibinta. Kasi every time na magla-live si Tita Merly, sabi niya kasi is 1,600 yung quota natin. Meron pang mga anak, meron pang mga tira na to 5,300, parang awat nyo na, tulong nyo na lang kay Clark sa mga sino pa gustong bumili, may ticket pa tayong natitira. So, nag-stick sa mind nila na may ticket talagang binibenta, diba? So,
Ayan po, and then doon sa mga tao na wala naman GC at saka mga chapter, kawawa kasi they're expecting, kasi nasanay tayo na pag nanood tayo ng sine, may ticket tayo, and then papakita natin yan sa ticket bot sa sinihan, and then nanonood tayo ng movie. And guys, hindi naman talaga ito movie, kumbaga ilang minutes lang naman ito. And for promotion and exposure para po kay Clark Sammartino ito, which is para talaga dapat kay Ryan yon, di ba? Kasi kung nakikita ninyo yung role ni Clark dito sa movie na to is, Diyos ko, ilang ano lang ha, yung she loves me not, bumili ka ng coke, sa'yo na yung sukli. Yun lang yon yung dialogue niya dito. Ha? Parang mas mahaba pa yung ano, mas mahaba pa yung dialogue ng mga extra dito, di ba? So, ayan po guys. Dapat bigyan lang ni Tita Merly ng paglilinaw ito para at least maintindihan po ng lahat. Si Tita Merly kasi is ano eh, medyo ano siya eh, medyo tawag dito. High temper kasi minsan, imbes na ipaliwanag niya ng maigi sa mga tao, is bigla na lang siyang 'di ba, mag-iinit at saka defensive ang lumalabas. So, 'yan lang, ang mga tao naman minsan madali naman 'yan ibigyan ng ano, ng paliwanag, basta maganda ka lang magano, magdala ng ano, mag-deliver ng pagpaliwanag sa kanila, and konting problema lang naman 'yan. And besides, ang pera guys, makikita man naman 'yan eh. Ang pera, as long as bigyan lang tayo ng magandang kalusugan, good, safe, and healthy lang palagi, ang pera makikita naman yan. Pero syempre, pagdating sa mga bagay-bagay na hindi malinaw para sa lahat, is nagkakaroon talaga ng problema. So, yan lang guys, lesson learned, di ba? Yun ang sabi ko, wala talagang, alam naman dito Merly ever since na wala talagang ticket, di ba? So, mali lang po yung approach niya. Dapat sinabi niya, solicitation, pwede bang mag-solicit, di ba? Para sa movie ni Clark, tulong nyo na lang yon. Ganun dapat, yung baga, speaking of solicitation, sponsorship, di ba? Willingness, na tumulong at magbigay, 'di ba? Yung galing sa puso. At least wala nang sumbatan at the end, 'di ba? Wala nang sumbatan, wala nang bawian, 'di ba? Kasi pag sinabi mong solicit o sponsorship, is willingness 'yun galing sa puso 'yon. So hindi mo na dapat isumbat, hindi mo na dapat bawiin. Pero siyempre, mayroon ngang sinabi ko nga, okay naman 'yun sa mga tao na malawak ang pag-iisip. Okay, tapos na 'yon. Sa sunod, hindi mayroon, maging aware na tayo. Pero may mga tao talaga na siyempre, lalo na't nagkaroon ng kaguluhan sa tak, nagkaroon ng hati-hatian, watak-watak, eh siyempre, andoon na yun, kasama na yun lahat. So, kung paano man ito masettle, itong bawian ng pera, depende na po sa mga taong concerned dyan. And ito lang yung akin naman is opinion ko, di ba, na may mga mali kasi, di ba, yun yung naging ugat ng problema. So, ayan, no, so ulitin, kung ano man yung mga kamalian natin, na magsiserving leksyon ito para sa susunod, magiging aware tayo sa mga nangyayari. And in terms of decision making, dapat pag-isipan mo ng mabuti, huwag yung padalos-dalos, lalong-lalo na pag yung mataas yung emotion mo, huwag kang gumawa ng isang desisyon, di ba? So, maraming salamat po, and ayan, mega love shout out sa ni Heist Vlog World Wild Team Fighter. Mega love shout out din sa lahat ng aking mga members, mga sponsors. Ayan, mega love shout out Team JSP, Singapore, Pilipinas, and King Fahad Military Hospital under sa founder ni Tita Adel Suba Sumasyo, at sa lahat ng mga nurses din sa King Fahad Hospital, mega love shout out Dr. Tariq, Dr. Amar, and Team Timang under kay founder Ma'am Dawat. Ayan, mega love shout out and congratulations sa successful na event. And Tesorero Family, mega love shout out Mahal Community, mega love shout out, suportahan natin na maabot ang 1M subscriber ni Cutie Mahal. And ayan guys, mega love shout out sa mga naging kaibigan ko din sa Team Baliw. Ayan, another founder Mice Vlog. Mega love shout out din sa mga naging kaibigan ko din sa Team Abot Kamay. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. So, ayan guys, be positive always, habaan ng pasensya, lawakan ng pangunawa para wala pong kaguluhang mangyayari. So, maraming salamat. God bless everyone and bye-bye.